goddamn gang, magiginig tayo ngayon ng Anti-Corrupt. Ito ay collaboration ng mga artists, goddamn it, prod by Don Robin Beats. Goddamn. Let's go. Kailangan solusyon ng bigyang lunas. Yan ang kailangan ng buong Pilipinas para ang korupsyon ay magwakas. Okay, mukhang ano to, influenced by Francis M. Itong mga gantong tema, syempre, diba? Tungkol sa pagmamahal sa bayan, anti-corruption sa ating gobyerno. God damn it! Anyway, yaman din lamang na nagsimula na ang kampanya ng mga presidente dito sa Pilipinas. Nababagay ito, kantang ito. God damn! Mga kurap sa Pinas. Kailangan solusyon ng bigyang lunas. Yan ang kailangan ng buong Pilipinas para ang korupsyon ay magwakas. Mga politiko, ang bait pagtatako. Pero pag nanalo na, di na mahagilat ko. So real talk. Man, real talk talaga, man. Pagkatapos na manalo, kanya-kanya na tayo, okay? Galit-galit na, goddammit, wala nang pansinan. Piliin mong mabuti, mga kumandidato. Piliin mong maigi, bago ka bumoto. Magagaling magsalita, ang karamihan. Okesyo ganito, okesyo ganyan. Pag sila daw ang nanalo, lahat mabibigyan. Presyo daw ng bilihin, magbababaan. Yan talaga yung sequence lagi ng sinasabi nila, di ba, sa mga plataforma. Diba? Pag mga kumakandidato, god damn it. Bakit hanggang ngayon yan ang ping problema? Mga pangako, bigla na lang napapuna. Kailangan natin lahat ngayon magkaisa para maubos ang mapagsamantala. Magkaisa tayo, gawan ng aksyon. Sa halalan ngayong magkaroon ng solusyon. Pilipinas, mabawasan ng konsumisyon. Kailangan ng kabataan at susunod pang henerasyon. Huli na nang inakawan ng galawan ng pangalan. Di na bali DDS man o dilawan. Eh pareho lang paggawan sa upuan. Itong mga sakim pakapalan ng mukha ng sa taas ay maitalaga. Napansin nyo ba, men? Parang dynasty lang ito ng mga pamilya, men. Pinapasa lang nila sa mga anak. Traditional, kaya nga trapo eh. Sa mga hindi pa nakakaalam na kabataan dyan, ang ibig sabihin ng trapo ay traditional politician, man. Simula sa mga ninuno, di ba? Yung dalawang pamilya na yan, man, nag-aagawan lang sila sa pwesto, god damn it. Ngayon, pag sila naman nakaupo, sila naman yung kukupit. Pero hindi naman lahat, okay? Meron talagang sa isang partido o sa isang pamilya, marami ding mabait na politiko, pero marami din ang corrupt talaga, may magnanakaw. Real talk. Ang pagnanakaw nyo ho ay pagnanakaw nyo pa rin. Kahit naman palakit, maliit man na halaga. Daway mauga kung sino man ang mga salarin. Dahil pwede nyo itong ituring bilang bigit sa balap ng kabula ka wala sa uniforme niyang kasuotan. Di rin mapigil ang hirap pasupil at tila sanay sila sa taguan. May progress yung flow niya, god damn it. Maganda yung pagkaka-flow nito. Antiin sa lalim kinalabasan ng estado ng buhay na mamamaya. Kaban na bayan di matagpuan kasi puro gahaman na sa upuan. Sa akin man tawag di balik kasi talaga malala nakagarap lang. Sa akin na balik tiwala hindi na mapapalik kung sila huwag na lang. Saktong-sakto yung bilang, god damn. Sa akin man tawag di balik kasi talaga malala nakagarap lang. Sa akin na balik tiwala hindi na mapapalik kung sila huwag na lang. Manipulado ang sistema kaya bansa ay nagturo sa kilamanika na nakatali. Mga trapo ang humihila. Sila yung nakasabi ko lang kanina, mga trapo. Yun nga, traditional politician, god damn it. Abaro, kapit-apit agad na nilalang. Ngunit sa alino ng dito, kinukubli mga halang. Sobra sa parusa, tina mo, binababilang sa daliri. Ang napako sa pangako, mula sa matatamis na labi. Mga buraot at kurak. Matatamis na labi. Pagdating sa diskurso, alam mo yung pagdating sa paglalahat ng plataforma, talagang masusolve lahat ng problema ng Pilipinas. Pero alam na. Di ba? Alam na natin yan, men. God damn, real talk. Kasaban ng bayan at buwis. Ilang buhay pa'y bubuwis. Ilang luwagalo ng pawis. Panahon na naman para magbulahan at magpakara. Nagsunod ang mga buhaya at ganit sa pera. San man panig ng bansa sa mga dyaryo mababasa. Nagkalat sa social media mga tunay na basura. Sila yung mga pulpul at prinsipyo ay imbalido. Walang pake sa tao basta sila tumabo ng botot sa labi. Mga tinamaan ng lintik. Iba pa nga ngayon, sumasayaw-sayaw pa, diba? Talagang hindi naman sila sumasayaw, nagpapapansin talaga, may. Kanya-kanyang papugi ngayon, bro. Mga kampo ni Judas, kaya hindi pwedeng i-check, my check. Mga kurap sa Pinas. Kailangan solusyon ng bigyang lunas. Kaya
yan ang kailangan ng buong Pilipinas para ang korupsyon ay magwakas. Mga kurap sa Pinas, kailangan solusyon ang bigyang lunas. Yan ang kailangan ng buong Pilipinas para ang korupsyon ay magwakas. Kahit saan ang pandemya pero bakit parang piyesta? Takot ang mga tao, sila naman ay nagsisyesta. Kalagitnaan ng pandemya, bakit parang fiesta, men? Kasi ngayon, pinapayagan na mag-caravan, mag-parade, alam mo yun, magtipon-tipon yung mga tao para sa kanilang kampanya, men. Pero pagkatapos ng eleksyon o bago eleksyon, men, ang higpit nila, di ba? Maraming cases ngayon, parang ganun, bro. Maraming cases, dapat social distancing, pero pagkampanya, baliwala, goddammit, real talk. Habang ang mga tao ay lito, nagpapakasasa naman lang mga nakaupo sa pwesto. Gumawa pa ng batas para daw lahat ligtas, pero bilang ng mga kaso ay lalong tumaas. Nadinig ko si Kuya di makuha ang ayuda. Tanong ng karamihan kung saan ba napunta. Marami din niya, men. Marami din ganyan, men. Nakalista pa, alam mo yon. Pero hindi nila natatanggap ang ayuda. Mga piling individual lang, God. May mga ganyang lugar, goddammit. Ulong bago umabot, kanya-kanya ng kurako. Imbis na sa tao, mas inunang mamburao. Tuunahin pang isulong at pamumulitika. Mabunan mga bulsa nila ang mas mahalaga. Sa parating na hala lang ngayon, alam nyo na kung sino lang ang nagpabida at yung may ginawa. Kinabukasan ang isipin sa pagsulat mo ng balosa. Lidiratong susunod na kahanda ka na ba? Pag umanapit ang halalan, biglang nagsusumputan. Kunwaring upang binihisan, nagbabait-baitan. Mahuna akong galawan, mga peke makabayang. Diba, bihis-bihisan? Diba, ang galing ng mga bihis, man. Nagbabait-baitan, real talk. Pinuuna pang mulsahan, pang sariling kayamanan. Bakit ba palagi na lang paulit-ulit ng nililang? Puro na lang kasinungalingan para daw sa bayan. Pero kasi sino pang may taglay na kapangyarihan? Sila pang nangungunang makupit sa taong bayan. Walang kahihiyan, basta makalamang dapat nanilitihan. Panira ng kabuhay ang mga batas na kayo mismo hindi sumusunod. Walang hiya kung sumaksak laging patalikot. Alam mo yun, yun ang irony talaga, men, sa gobyerno. Marami dyan, hindi sumusunod sa sariling batas na tinaguyod nila, goddammit. Matatamis na salita para sa kinabukasan. Pagkoto sa ino, parang humawak ng kalawang. Hindi kami magpapaloko sa ligawan. Dahil alam na tao na tigreya sa kalam. Pilipinas, kamusta ka na nga ba? Yung kaban ng bayan, eh, nasa id na paulit-ulit. Nilalapan ng mga buwayan, nakakasawa, makinig ng balita. Alam mo, real talk to, men. Nakakasawa na makinig ng balita kasi pare-pareho, paulit-ulit, men. Same person, same people yung nandoon sa TV, men. Nangungurakot. God damn! Same people yung nandoon sa pwesto ng gobyerno nangungurakot. God damn it! Pagalingan itong mga nakaupo sa gobyerno, laman ng utak, puro piso. Kaya yung Pilipinas walang asenso. Diyos mio, nakakalot taong bayan, ginawa yung mga buho. At totoo to sa eleksyon, puro nagpapabango. Pero lumalabas pa rin mga baho nyo. Kapag ng bayan ay sinasaid, mulat na kami at nakamasen. Sa kaalaman namin di na yan lingid. Mga nasa pwesto, puro mga ganit. Sa gobyerno at politiko, di kami bumibilib, di kami. Real talk ito, men, pero hindi naman lahat, pero karamihan talaga, men. Okay? Karamihan talaga ay kumukupit, men. Daming kumukupit dyan, bro. God damn. Mga manhid, bukas na ang aming mga pag-iisip, mga buisip. Mga kurap sa Pinas. Kailangan solusyon ang bigyang lunas. Yan ang kailangan ng buong Pilipinas para ang korupsyon ay magwakas. Mga kurap sa Pinas. Kailangan solusyon ang bigyang lunas. Yan ang kailangan ng buong Pilipinas para ang korupsyon ay magwakas. Pagtatapos sila sa pag-upo sa mga termino, marami namang sabit makaupo sa mga trono. Tong mga politikong matatamis magsalita, pag nakuha ka nila, wala ka nang magagawa. Susunod na lang ba tayo sa bulok na sistema? Kung wala ding magbabago ay ganun din ang tema. Ako ang tatayo upang ituro kandidato ko. Hindi ko hahayaang malubog ulit ang bayan ko. Ilang taon na din naging lubog ang Pilipinas. Man, ilang taon na talaga, bro. Lubog ang Pilipinas. Actually, ilang dekada na, God damn it, real talk. Di na makaahon, sinilangan nagdilingas. Mga tumatakbo, kanya-kanyang pakitang dilas. Pero bandang huli, bakit ang bayan pinipilas? Yun ang nangyayari ngayon.
Yun ang nangyayari ngayon sa mga caravan, kanya-kanyang pakitang gilas, goddammit. Even before, man, before ng campaign period, nagpapakitang gilas na sila. Mga oposisyong tuloy lang sa pagyaman, sila yung nasa posisyong manipulahin ng bayan. Yaagapan na natin, kailangan lang maging alisto, iwasan lang magkamali ng paghalal sa pwesto. Nandun talaga yung pera, man. Manipulation, mamanipulahin mo yung mga tao, goddammit. Yan ang taktika nila. Madami dyan mo na magaling magmalinis. Dinadala lang tayo sa salita na matatamis. Pero pag nakaupo, dahil pa iyong pagong. Tamad na magsilakad at pangako ay paurong. Habang umaasa ka, lalo pang mawawalan. Paano pang sariling interes lang ang mga alam? Pang sariling interes lang ang iniisip nila. God damn! Yun ang... Yun ang masakit na katotohanan, God. Tayo nga ang naglukluk, pero tayo nawalan. Habang silang mayayaman, lalong yumayaman lang. Silang nasa tagsulok, sila ang umakamkam. Meron namang mayayaman na mababait talaga, pero marami din sa kanila, bro. Galing sa nakaw yung yaman nila. Napakasakit na katotohanan, God damn it! Tayo ang nag-aambag, sila humahamig lang. Tulong mo sa kanila, lahat daw ay susuklian. Di bali na lang utang na loob mo pa lahat yan. Kaya magising ka na, huwag kang tutulog-tulog. Ikaw ang nahihirapan, bunsa nila busog. Ngayon nilang tagampaho, wala kayong lusog. Tapos na karera nyo, nilagyan ko na ng tundok. Real talk yun, man. Ang mga tao na hihirapan, yung bulsa nila, yung busog. Lalo na sa mga nagtatrabaho ng legal, man. Bro, diretso yung tax. Malaki yung tax, depende sa sweldo mo. Diretso yun doon, man. Sa kabat ng bayan kung saan sila kumukuha. God damn it. Alam nyo bakit di umaasenso ang ating bansa? Kasi ang ekonomiya pababa ng pababa. Palala ng palala, doble kara ng mukha. Corruption dito sa Pinas, hindi na yan mawawala. Mula noon hanggang ngayon, mas dumami. Tradisyon na ang corruption dito sa Pilipinas, God damn. Ang abusado, mga sakim na nasa pistong nasa hanay ng gobyerno. Sila yung magnanakaw sa kaban ng bayan. Mga anay, nasalot sila makapangyarihan. Tignan nyo yung mahihirap, lalo lamang naghihirap. Kahit anong pagsasakripisyo, baliwala ang pagsisikap. Dahil yan sa mga corrupt na namumuno sa bansa. Mga taliwas na mayayamang makakapal na ang mukha. Real talk ito, dahil hindi naman lahat talaga isinilang na entrepreneur. Hindi lahat ay isinilang na magaling sa business. Hindi lahat ay isinilang na matalino sa pera, me. At yung iba, aabot lang talaga dun yung kaya nilang gawin sa kanilang financial life, me. Kaya alam mo yun, yun dapat ang ginagawa ng gobyerno, ay tulungan yung mga taong hindi masyadong magaling pagdating sa pera, me. Kasi marami ding hardworking na tao, me, na mahihirap, di ba? Nandun sila sa mga blue-collar job, mapa-construction worker ka man, man, o iba pang mahihirap na trabaho, bro. Napakahirap ng mga ginagawa nila, pero konti yung nare-receive nila, man. God damn, di ba? Kung ganito lagi sitwasyon, saan pa tayo lalagay? Habang buhay na lambang nakagapos ang ating kamay, mga pakang nakakat. Pero ang worst pa dito, yung kakulangan ng trabaho, man. Kasi nagsisiksikan ng mga tao dito sa mga syudad, katulad ng Maynila, Metro Manila, walang trabahong ino-offer, man. God damn! Pinakatmat ang nakapirin, ito na ang panahon para tayo ay magising. Kamusta ka, Pinas? Nila bakas ang paghihirap sa mga kapwa Pinoy. Ang pagtakas di mahagila, pagsisipag humarap at eleksyon sa mga tukang. Ngunit sa kabilang banday, kumakapal na ang mukha. Sa una lang sila magagaling. Nagagawa ng magsinungaling. Praktisado na sa salamin, kaya't nasaray na sa tuwing election ay babanggitin. Gusto ko yung sagutan nila, eh. Sagutan ng kanyang boses tungkol sa mga pagbabalat kayo ng ating mga politiko, goddammit. Pa-forma, nakakasawang pakinggan mga pangako. Paulit-ulit lang naman, ilang ba mabibigyan sa nais na kalakalat. Sawang-sawa ng mga tao, sasadila sa ilaman, kababayan. Unting-unting namamatay dahil sa walang makain at walang hanap na buhay. Dahil sa kaba ng bayan, sina ay nagpapatayan kung kanino mapupunta ang ating kayamanan. Yun ang worst talaga na nangyayari. Marami sa mga politiko nagpapatayan. Meron ganon, bro. God damn it. Nagkakaroon ng mga assassination plot sa magkalabang mga grupo, God damn it, para lang sila yung maupo. By default, sila yung maupo sa pwesto. Mga kurap, mga kurap sa Pinas. Kailangan solusyon ang bigyan lunas. Yan ang kailangan ng buong Pilipinas para ang korupsyon ay magwakas. Mga kurap sa Pinas.
Pinas. Kailangan solusyon ng bigyang lunas. Yan ang kailangan ng buong Pilipinas. Para ang korupsyon ay magwakas. Mga kurap sa Pinas. Kailangan solusyon ng bigyang lunas. Yan ang kailangan ng buong Pilipinas. Para ang korupsyon ay magwakas. Mga kurap sa Pinas. Kailangan solusyon ng bigyang lunas. Yan ang kailangan ng buong Pilipinas. Para ang korupsyon ay magwakas. God damn, salamat sa mga artist na lumahok dito sa anti-corrupt na kanta, man. At sila ay si Jay Target, Buddy, Doomzy, Don Pacundo, Genzo, Wukong Beats, Jaiko, Mdo, Pusakal, at Jay Flava. God damn, man. Lalagay ko yung link sa baba para mapakinggan nyo ng buo yung kanta, God damn, gang. Okay? Comment kayo sa baba kung anong masasabi nyo sa kantang ito in this goddamn gang, in this goddamn house. Punta ano nga ba yung registration fee para makasali sa goddamn gang? 0 for free. Goddamn!